Meron po tayong mga tinatawag na labor advisories in which nakasaad po kung kailan dapat mabayaran ang 13th month pay ng mga manggagawa. Okay, sir, can I cut you off? Ayoko pong kumain ng maraming oras ng mga kasama kong colleagues. I'm sure marami siyang gusto magtanong. Magsasuggest na lang po ako sa inyo, mukhang baguhan huwa kata kayo dyan sa Dole. Ang aming magagawa is to ask the employers to implement doon nga po sa ating tinatawag ng mga labor advisories, remind them and No, yung advisory po yan, baliwalaan sa mga employer. Habang hindi po sila nasasaktan, baliwala sa kanila yan, babaliwalaan nila kahit nga batas, sinusuway nila. Batas na nga po yung 13 month pay, hindi pa rin nila sinusunod. Meron po tayong tinatawag ng mga labor inspections at doon po nakikita kung meron po non-compliance sa pagbayad ng 13 month pay. At sa Dole's part, ito po yung ating in-implement through the inspections. No, hindi niyo po ginagawa yan kasi kung ginagawa niyo po yan, sana po wala na po yung pila. Dito sa TV5 na kung sa meron kong action center every year, even while we speak, meron po nakapila diyan ngayon at hanggang ngayon naabol pa rin 13 month pay. Don't tell me that. Before that, maybe Senator Rafi Tulfo may to give an opening statement if you wish. Maraming salamat po. I just want to express my full support po, my wholehearted support to the passage of the two proposed bills, the Magna Carta of Workers in the Informal Economy and the Freelancers Protection Act. I cannot overemphasize the importance of passing a law that will finally define, protect, and preserve the rights of our brothers and sisters toiling mainly in the streets and under harsh conditions, trying to make ends meet on a daily basis. Ika nga, isang kahig, isang tuka. Nandiyan ang mamang tricycle driver at jeepney driver, si manong magtataho at fishbowl vendor, si ate na nagtitinda ng biko at bibingka, si lolong na magpapakintab ng sapato sa kyapo at ang mga nanay na nagtitinda ng mainit na lugaw at tinapay. Araw-araw sa loob po ng dalawang dekada, sila ang mga nakasulubong ko pagpasok sa aking programa. Kadalasan, sila ay nagbebenta ng pagkain at nagpapasigla sa mga libo-libong pumipila sa aking programa. Recognize ang kanilang contribution sa ating ekonomiya. Sana lahat po ng ensya ng gobyerno ay magtulungan at makipag-coordinate sa pagpasa ng batas na ito. Sa usaping Freelancers Protection Act naman, sang-ayon din po ako sa pagpasa ng panukalang batas na ito. Naging freelance journalist at reporter rin po ako. Kaya alam ko kung gaano kahirap ipaglaban ang narapat nakita at binipisyo, lalo na kung walang kasulatan o kontrata na pinirmahan. Minsan, gugulangin ka pa. Kadalasan, tatawaran pagdating sa bayaran. Mahirap na nga makahanap ng racket, mas mahirap pa sa sumingil. Kaya naman, bilang Vice Chairman ng Committee on Labor, adikain ko po ng bawat manggagawang Pilipino kasama ng mga kumakayod mula sa ating informal economy ay mabigyan ng tamang pasahod at binipisyo, makilala ang mga karapatan at mabigyan ng access sa basic social services, magkaroon ng edukasyon at trainings at mapangalagaan din ang kanilang kalusugan. Lahat dapat kinikilala, lahat ay dapat pantay-pantay. Mr. Chair, if you will give me just a couple of minutes, if you will allow me, meron na po sana akong ipapakiusap sa ating Secretary in the Department of Labor if he is there with us or he's with us today, Mr. Chair. Senator Tulfo, ASEC Leonard Constantine Serrano is representing Secretary Legwesma. Okay, thank you, Mr. Chair. ASEC Leonard, magandang tanghali po. Meron lang po akong konting pakiusap kasi this is the time of the year, magpapasko po, na kung saan ang ating po mga manggagawa inaasam, pinapangarap na sana po sila po ay makatanggap ng kanilang 13 month pay. Ano po yung 13 month pay? Ito po yung dagdag benepisyo para sa kanila, which means meron po sila isang buwang sahod na kanila po magamit pagdating ng Pasko, pambili po ng mga laruan ng kanilang anak, damit at pang Noche Buena. Ang nangyayari po kasi kadalasan po hindi nabibigay sa mga manggagawa natin ang 13 month pay. Ginugulang po sila, dinudugasan po ng mga employer. So, ang tanong ko po, ASEC, meron na ho ba kayong mga nalatag na problema para this time
maibigay na po talaga sa lahat na magagawa ang kanilang 13-month pay. Kasi po, time and time again, every year, after December, January hanggang June, ako po ay binabaha pila-pila po ng mga magagawa dahil hindi po nabigay ang kanilang 13-month pay. Kayo po, this is your first December bilang ASIC dyan sa DOLE, and this is my first December bilang isa pong senador. Ano po ang pwede ninyong magawa at ako po ay magkipagtulungan sa inyo para this time masiguro na maibigay na po yung 13-month pay sa lahat ng magagawa this December 2022. ASIC, you may now respond. Thank you very much, Chair, for the recognition. Magandang hapon po sa inyong lahat. Senator Tulfo, opo, nadinig po namin ng inyong tugon. On the part of the Department of Labor and Employment po, meron po tayong mga tinatawag na labor advisories in which nakasaad po kung kailan dapat mabayaran ang 13th month pay ng mga manggagawa. Okay, sir, can I cut you off? Ayoko pong kumain ng maraming oras ng mga kasama ko colleagues. I'm sure marami siyang gusto magtanong. Magsasuggest na po ako sa inyo, mukhang baguhan huwa kata kayo dyan sa DOLE. Ganito na lang po, mag-issue po kayo ng warning sa lahat po ng mga employer, okay, na there will be dire consequences kapag hindi po naibigay ang 13-month pay on time this year 2022. Kayo po ay makipag-tie up sa lahat ng LGU, sa mga mayor's office, BPLO kung tawagin, Business Permit and Licensing Office, na kapag yung isang employer mag-renew ng kanyang permit, business permit, kailangan magpakita siyang ebidensya na nakapagbayad po siya ng 13-month pay ng lahat ng kanyang empleyado. Pero to do so, hindi po ma-renew ang kanyang permit. How's that? Noted po, send on your suggestions. We'll try to tie up with other agencies. Sa amin po, ang aming magagawa is to ask the employers to implement doon nga po sa ating tinatawag ng mga labor advisories. Remind them and suggestion will also warn them, sir. No, sir. Yung advisory po yan, baliwala yan sa mga employer. Habang hindi po sila nasasaktan, baliwala sa kanila yan, babaliwalaan nila kahit nga batas, sinusuway nila. Batas na nga po yung 13-month pay, hindi pa nila sinusunod. Kailangan po makatikim sila ng something para sila po ay talagang gagawa ng aksyon dahil ayaw po nila masaktan. Yun na nga po yung sabi ko, makipag-MOA po kayo, Memorandum of Agreement with the LGUs, with the BPLOs, para hindi nila pwedeng ma-renew yung kanilang permit hanggat hindi sila pagpakita ng ebidensya na itong December 2022, sila po ay nakapag-comply at nakapagbigay ng 13-month pay. And then mag-issue po kayo ng warning through the media, ako po ay makipagtulungan, na itong mangyayari sa inyo kapag hindi po kayo nagbigay ng 13-month pay this December sa lahat ng magagawa. How's that? I'm just making a shortcut, sir. Before you answer, ASIC, I just would like to interject another question with all due respect to Senator Rafi. Yes, Mr. Chair. Are there any sanctions that are being imposed to those employers who does not pay the 13-month pay to their employees? Do you have any experience? Are you asking ASIC or are you asking me, Mr. Chair? No, I'm asking ASIC. Okay. Thank you, sir. If there are sanctions being imposed by your department with regards to the non-payment of the 13-month pay to the employees. Yes, sir. May penalties po if they are not able to pay. And actually, sir, ang kanyang payment ay dapat before the Christmas, sir, before December 25. Meron ba kayong kaso na may nagreklamo ba sa inyo na mga empleyado na hindi nagbabayad yung mga, hindi nagbibigay ng 13-month pay yung kanilang mga amo? Sir, meron po itong mga, ang mga kasong ito ay dinudulog po sa NLRC, sir. No, sorry Mr. Chair, no, don't say that. Huwag mo akong paikutin, ASIC. Baguhan ka talaga dyan. Ang NLRC, kapag yung isang empleyado ay umalis na sa kumpanya, pero habang nandiyan sa kumpanya, hawak po ng dole yan. Ba't ka naghugas kamay? Bakit ka naging Poncio Pilato, sir? Mukhang hindi mo ata alam ang sinasabi mo. Sorry, Mr. Chair. Pero you don't know what you're saying. Ang NLRC, kapag wala na po yung empleyado sa kumpanya. So I'm talking about these employees still working with the company, but yet they're not receiving their 13-month pay time and time again every Christmas time. That's why I'm telling you, I'm directing you to talk with the LGUs para mag-MOA po kayo nang sa gayon, makipag-tie up kayo para
yung mga hindi nagbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado, mga employer, hindi makapag-renew ng permit, sir. Do not use the NLRC, sir. Don't mention that. It just shows na baguhan po kayo dyan. Okay, Asek. I've been in this business, Mr. Asek, for more than 20 years, 24 to be exact. Kaya alam na alam ko pong pasikot-sikot dyan sa DOLE at NLRC. Now, yung sinasabi niyo po, Asek, na meron na nakasuhan, wala pa kayong nakakasuhan because wala kayong ngipin. That's why I'm giving you this suggestion para magkaroon kayo ng ngipin. And what is that ngipin? Ito na nga po. Kapag hindi kayo nakapagbigay ng 13-month pay sa inyong mga empleyado, hindi kayo makapag-renew ng inyong permit, period, through the BPLO. Asek, please. Thank you, Chair. Yes, sir, Senator Tulfo. We will do that po. We will coordinate with the other agencies. If I may respectfully add lang rin, Sir Chair, ang ito po mga, meron po tayong tinatawag ng mga labor inspections at doon po nakikita kung meron po non-compliance sa pagbayad ng 13-month pay. At sa DOLIS part, ito po ay ating in-implement through the inspection. Hindi niyo po ginagawa yan kasi kung ginagawa niyo po yan, eh sana po wala na po ipila dito sa TV5 na kung sa meron kong action center. Every year, even while we speak, meron po nakapila dyan ngayon. At hanggang ngayon, naabol pa rin 13-month pay. Don't tell me that. Maglagay po kayo ng hotline, okay? Bukod doon sa sinabi ko, magkipag-MOA kayo sa mga taga-LGU, maglagay po kayo ng hotline na kapag hindi po naibigay ang 13-month pay nyo on or before December 24, ito yung tatawagan nyo para isumbong namin yan sa BPLO ng LGU kung saan yung inyong business, yung inyong kumpanya para maipit yung kanilang permit, ang kanilang permit renewal. Senator Rafi, siguro pwede nyo kong i-furnish yan ng kopya ng mga kumpanya na hindi nagbabayad po ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado at i-forward po natin sa Department of Labor. Yes, kung pwede po, Senator Rafi. Karamihan po sa kanila kasi na-solve ko na po, Mr. Chair. Kumbaga nakipag-brasuhan po ako sa mga taga-DOLE. In some cases, I'm sorry mga taga-DOLE, hindi naman po lahat, marami sa inyo mababait pa rin. In some cases, yung 13-month pay na dapat mapunta sa mga empleyado, napupunta ata sa ilang bulsa na mga ilang, hindi naman po lahat. Again, medyo salbahe. Asik, you may now respond. Sir, maraming salamat po sa inyo mong kahit under the administration of Secretary Laguesma, we will make sure that will not happen, Senator Tulfo. Salamat po. What sanction, if any, will you impose if there is a non-compliance of the 13-month pay? Will you cancel their permit, revoke their permit? What? So, where is Senator Tulfo? Nawala yata siya. Dito pa po ako, Mr. Chair, sir. Hindi kasi kita nakikita. Yeah. Dito pa ako, Mr. Chair. Please, Mr. Chair. What sanction may or should you impose if there is a non-compliance of the 13-month pay? Sir Chair, firstly, we'll order them to pay. Kung hindi pa rin po magbabayad, hindi po sila bibigyan ng clearance sa kanilang Certificate of General Labor Standards, sir. You better make sure. Yes, sir. We will do that. Okay. Pero Mr. Chair, mas matindi po sana yung renewal ng kanilang business permit. Kasi kapag hindi sila nakapag-renew, then hindi sila pwede mag-operate, mapipilitan po sila ipasara ng BPLO. Yun po siguro para sa akin ang pinakatamang way na maobliga itong mga kumpanya na hindi nagbibigay ng 13-month pay. Siguro you have to coordinate with the LGUs. You have to discuss it with the LGUs, ASEC? Yes, sir. We will do that, sir. Thank you po sa inyong recommendation, Senator Tulfo. Thank you, ASEC. Mr. Chair, thank you so very much, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi.